Boss, i-video ko kayo mo in mini pieces set lang. Kasi common naman sa yung orange pie ito, boss, di ba? So, yun rin set niya, boss. Odya sub window, wired type. Tapos yun rin mini PC. 8GB RAM yan siya, boss. Then, 5B5B LAN, even fan. So, by the way, in supply niya, in connection niya, very. Internet source, India port 4. Then, in port number 1, ikakabit mo siya pa mini PC. And then, in Duayini, boss, pwede mo siya butangan AP. And then, pwede mo rin siya butangan bendo. Pwede lang magkabaliktad. So, yun yari, sir. Hindi ko butangin bendo. Then, in AP, pwede mo butang D. Mung kamabaya, multiple AP, pwede mo inibutangan unmanaged switch. Switch hub. O, dito switch hub, pwede mo butangan mataw D AP. So, yung mangyari, connect mo siya pa switch hub. In switch hub, 8 ports. So, in mga ports ito, manjari mo nabutangan AP. Sakali, mag-expand, kautod. So, by the way, on din siya, boss ko, na time on delay. Nakakonnect yan siya pa power sin mini PC. In function yan, boss, bali, pag sakaling mag-turn on, hindi pa siya mag-turn on agad, sabal, bigla ma-off, tapos ma-on. Ganun man yung mostly kalaban ng mga ganito. Bigla ang on. Parang doon sila nakukurap, mostly. Nilagyan ko rin ganito yung mga orange pie mo. So, Tagalog na ako, boss, ha? Tagalog ko na lang. Nag-start na eh. Pag i-off mo yan, tapos i-on mo ulit. Hindi siya mag-on kaagad. Mayroon pa siyang konting delay. So, normally kasi pag walang time on delay, pag on mo nun, on ka agad yun, diba? Yun kasi maghintay pa siya mga 3-4 seconds. Okay. Bago siya mag-turn on. So, akuan lang ito para di siya mabiglaan. Di siya mabiglaan. Tsaka kung mabilis talaga yung pag off, on, off, on, off, on, di siya mag-on. Kasi hindi man magtaas yung voltage dun sa relay. So, off pa rin yung mini PC. Kapag sakaling, meron kasing time yung taas-baba yung kuryente. So, at least I hope, no, pwede siyang katulong sa mga areas na medyo intermittent yung kuryente. Okay. So, antayin lang natin. By the way, may kasama ito siyang, ano boss, outdoor AP, EW73, at saka LAN cables. Andun yung mga LAN cables. So, hindi ko pa na-cut. May kakat ko ngayon, bago kayo padala. And, hindi ko na nalagay yung EW73, pero nakakuntig na yun. Same siya doon ng maraming wires. Gusto ko lang kasi ma-explain paano siya gamitin. So, may power supply ng, ano, bendo, ito power supply ng 5B5. Ito naman syempre, mukha naman power supply siya ng mini PC. So yun, test natin. So actually, may time na to ako, boss. Okay. In-off ko yung wifi. On natin ulit. Tapos, connect tayo sa 5G muna. Actually, connected din ako sa 4G. 2.4G at saka 5G. Pangalan ito ng 5B5. So, may random MAC ang ado. Kahit mag... may random MAC fix siya. Bunta ako sa 5B5, na synchronizing device pa rin siya. Ibig sabihin, lilipat niya rin yung time dito. So, ganun lang. Simple lang. Pareho lang sa mga piece Wi-Fi na iba. Yung mga orange pie. Pag ganyan siya, hindi mo siya mahulugan. Try natin hulugan 5. Kalabas lang din. Pero pag nag, ano ka, insert coin, then let's say Wi-Fi time. Magbiblink-blink siya. Okay. So, hindi nag-blink. Wait lang. I-check natin. Pag hindi siya mauno, pag insert coin tayo, yun, blink-blink siya. So, naka-switch kasi sa D5. Kasi itong custom board na ito, pwede siya sa ADO, pwede siya sa Piso Pi. So, kanina, naka-switch siya dun sa Piso Pi. So, isinitch ko lang sa ADO. Doon tayo 20. So, makita mo, magbibigay siya dito, 20 din. Yan. 10 pesos. AA. 30. Then 5. Nalagay tayo 1. 36. So, done paying. Siyempre, pag nag-done tayo, ma-extend na yung time. Naging, ano siya, 4 hours, 30 minutes. So, yun. Naka-mini PC tayo. And then, yun lang. Makita mo naman din kapag magamit mo yan. Mararamdaman mo man din. Especially pag nasa admin ka. Ito, ganito lang yung, kasi sa internet ko na ito. Loko-loko siya. Ayan, pero ito. Try natin. Medyo mahina-hina lang yung internet ko kasi ngayon. Naka 20 Mbps, 30 Mbps globe. So, yan. Pero kung smoothness ng machine, pasok ka sa mga admin niya, wala siyang ka-delayed. Di talaga siya mag-delay. Subukan natin.
Yan. Wala talaga siyang delay. This is Adobe. Adobe Business ito siya, boss. So, lagay natin admin. Yan ko password. I-send ko lang sa inyo yung password, boss, ha. So, makita mo, mag-load siya kagad. And kanina yung problem ko, internet ko yun. So, mayroon akong clients, dalawa. Kasi, tinitest ko yun to sa isa pang PC. Yung ginagamit ko pang video. Makita mo lahat dito. So, let me check. Business license siya. Okay. Kasi kung light, lalabas dyan, light. 5.1.2. Pwede mo palang i-update ito, boss. 5.1.4 yung latest. Pwede ko lang ipasa sa yung, ano niya, yung license key niya. Saan ko makita yun? So, yun. 4 GB. So, 120 GB yung SSD, by the way. Tapos, 4 GB lang. 4 GB pala siya, hindi lang 8 GB. Sorry for that. So, yun. Ganun lang kasimple gamitin. Parang normal piece Wi-Fi lang siya. Tapos, ano lang din. Bali, ang iba lang is, siyempre, nakabilan siya kagad. Andiyan yung license niya, by the way, boss, nasulat ko na. Second, yun, naka-ano na rin siya. Naka-nilagyan natin siya ng time on delay. Tsaka naka-wired sa vendor siya. So, yun, I guess that's all. Thank you for watching the video. Medyo nag-ano lang talaga yung internet ko. Pero okay. Nag-lulok ko kasi peak hours ngayon eh. So, yun, thank you for watching. Nag-load naman kasi nang may inanong talaga internet ko. Okay, thank you for watching this video. Ang maganda dito is gigabit siya. So, kung yung internet source mo is more than 100 Mbps, ganito yung gamitin mo. Kapag Orange Pi kasi 100 GB lang talaga yun eh. So, yun ang problem sa 100 GB. Yun nga, hindi, kahit 200 Mbps yung main source mo, yung ibibenta ng machine mo, hanggang 100 GB lang din. Hindi katulad ng ganito, makikita natin sa speed test. Okay, by the way, nakalimit ata ito, kaya palalaga ko eh. Nakalimit yata yung speed. Sa, saan ba yun? Sa network. Nasa bandwidth limiter ata ko, 1 Mbps lang atang nilagay ko. Ayun, 1 Mbps na. So, taasan natin, gawin natin mga 6 Mbps. 6,000 kasi kapag 6 Mbps. Ewan ko, ang ganun yung ano. Naka kbps yung ano niya, kilobit per s. Tapos si nasave ba yun? Parang di nasave. Nasave ko muna 9,000. Kasi gawin kong 9,000 ha, 9,9 para, kaya pala parang lag ako sa YouTube, taka ako bigla. Save changes ko muna. Yes, yun. So baka this time din ako maglalag sa YouTube kasi parang yun, hindi na siya mag-delay. Kasi naka 1 Mbps pala kanina. Kaya pala parang, sabi ko parang di mag-load kagad. Kasi ang alam ko sa mini PC, pag click mo, kakatakbo eh. Yan, tulad nito. Takbo siya kagad. Then, you're in the right place. Yan, kahit anong i-play, click mo dyan. Hindi man lang siya magkakaroon ng loading. Hindi magkakaroon ng loading yan. Today, we're taking LeBron James' career and putting it... So, kaya pala kanina pag-click ko, nagtaka ko, mag-loading naman. Ito, hindi na mag-loading. Kahit hindi masyadong malakas yung internet ko. Tayo sa pa. So, maramdaman mo yan pag gumagamit ka. Okay, hindi na-click. Lock for my top player. Any players up, okay. Hindi ma-click? Ang problema. Click natin, nakahanap tayo ng videos. Maramdam mo pag gumagamit ka na. You say I don't understand and I say I know you don't. My free shipping, araw-araw. I guess that's all. Pinababa ko lang pa. Ginababa ko pa yung konting video. Pero dun kasi, kaya kanina nung mag-click tayo ng YouTube, parang ang bagal-bagal. Dahil yun sa naka 1 Mbps yung limit niya normally. So ginawa kong 9,000 Mbps. 9,000 Kbps.
Yun. Makita mo, yun talaga yung difference ng gumagamit ka ng mini PC. Pag-click mo, tatakbo ka agad.